Sinusubuan lang ni Kuya Edward itong si Juno nang bigla siyang makagat. For today nga, ang naabutan na ni Mother pagpasok niya dito sa loob ng mansyon ay ang pagpasok ng ating mga meals. At dahil nga nagsisipasokan na siya, syempre time naman na ng mga female natin para nga sila na ang maghari sa kanilang off-leash area. Isa-isa na nga sila nagbababaan mula sa second floor tapos dumediretsyon rin naman nga dyan sa kanilang off-leash area. Pero for today, ito talaga ang ganap. Magbibigay na nga ulit tayo ng next card spectra sa kanila. Napanood niyo naman sa previous video natin ng mga hotdog na sunog nga lang yung nabigyan natin later. Bali, meron rin nga pala tayong iba't-ibang klase ng next card spectra. Bale, tatlong klase yung meron tayo depende ngayon sa size ng ating mga pack members. Iba't iba po kasi talaga yung ibinibigay natin depende sa size nila. Kaya mahalaga na timbangin natin yung ating mga fur babies bago tayo magbigay ng next card spectra. Dahil rin nga, medyo matigas to. Tapos yung ibang pack members natin, nahihirap pang nguya-nguyain siya. Ginugupit-gupit nga yan ni Mother para mas madali nga sa kanila na makain yan. Una na nga niyang binigyan itong si Kelvin kasi nga syempre siya na talaga yung Gina agad na kumain. Kinuha na nga lang muna niya yan sa pakainan ni inabot ni Mother tapos sa kanya ibinaba dyan sa sahig niya. Pero in fairness naman, kahit papano inubos rin naman niya. Alam niyo naman na mahalaga nga talaga na nauubos nila yung mga spectra na binibigay natin. Anyways, kung nagtataka rin nga pala kayo kung bakit hindi na natin tinimbang si Kelvin at yung iba nating pack members bago nga sila bigyan ng spectra. Yun ay dahil last week lang tinimbang sila dahil nga po tinurukan sila nung nagpunta dito yung mga vets nila. Kaya naman tinitingnan na lang ni Mother sa vet records nila yung mga timbang nila. Nung si Juno at si Dos na nga yung bibigyan, hindi talaga nila kinakain yan kaya sabi ni Mother mamaya na nga sila at nag-proceed naman na sila dito kay Hercules. Pero kagaya lang rin nga siya ni Juno at ni Dos na ayaw nga ng next guard spectra at mas gusto niya nga amuyin yung lipstick ng mommy niya. Etong si Hercules nga, Diyos ko, inaaway pa nga niya yung next guard spectra na yan at kinukulit-kulit pa niya. Kaya sabi ni Mother, sige mamaya na nga do ulit din siya. Habang nagbibigay rin nga pala tayo, nakahanda rin nga yung mga cards nila na to. Tapos nilalagyan na rin nga ni Mother yan ng mga sticker para alam rin nga natin kung kailan natin sila binigyan ng mga next guard spectra. Si maya-maya pa, nagsipasokan na rin nga itong ating mga female. At syempre, dahil andito na rin sila, time na nga rin para sila yung bigyan ng next guard spectra. Pero bago nga yun, talagang ganitong kaguluhan muna, napakahirap na paakyatin sila. Lalo na nga itong si Snowy. Tingnan nyo, gusto na talaga niya umakyat dito pero naghihintay nga lang siya na magpupush siya kanya at talaga nakatigil nga lang siya dyan sa unang step ng hagdan na yan. Pinush rin nga siya ng isang beses ni Kuya Sermer niya pero talaga nag-stop pa rin siya kasi ang gusto niya, alam niyo ba guys, ipupush siya hanggang dun sa taas. Hindi talaga carry yung pakonti-konting push na ganyan kaya ayan, tingnan nyo yung ginawa ni Kuya Sermer niyo. O diba, talagang binuot na lang yung paa niya sa likod. Ay, grabe ang katamaran talaga nitong si Snowy pag akyat dun sa taas. Anyways, dahil nga may dalawa tayo mga females dito sa baba, sila na nga yung inuna ni Mother na bigyan. Bale, nandito nga ay si Olaf at si Athena, kaya si Olaf muna yung inuna ni Mother at in fairness naman din kay Olaf, kinatangata niya talaga yan. Dito naman kay Athena, hindi ko na-expect ng kakainin niya kasi alam niyo ba, usually sinusubo ko pa nga yan sa kanya nung ako pa'y nagbibigay. Pero very good naman siya ngayon kasi talagang inuya-nguya niya yan at kinain-kain niya hanggang sa maubos talaga at pinilit niya talaga na ubusin yan guys. Kasi obviously talagang hirap rin nga siyang nguyain since medyo matigas nga talaga to. Anyways, hindi ko rin nga nasabi sa inyo guys na talagang chewable naman po itong next guard spectra. Binibigay nga lang talaga to sa kanila para nguya-nguyain nila. Nung dito naman na sa second floor, inuna na nga muna ni Mother itong dalawang mag-ina. Bale, nauna na syempre ang ina na si Cyber at iyan talagang inubos rin niya. In fairness naman kay Cyber, for that chibog nga siya ngayon ng spectra niya at hindi na nga kailangan subuan pa. Mahirap kasi talaga kapag isusubo mo pa yan sa kanila. Sunod naman binigyan ni Mother itong si Malia kaso nireject nga lang niya spectra niya, inamoy-amoy lang tapos umupo na. Ganyan nga talaga si Malia kapag ayaw niya ng food. Kaya naman ito yung ginawa ni Mother para makain nga ni Malia yung spectra niya na yan since mahalaga yan. O, diba? Talagang ipinanakot niya doon kay Cyber. Kunwari nga ay iniaalok niya kay Cyber. Kaya naman no choice si Malia kundi kainin na lang yan kesa naman daw maibigay ni Mother kay Cyber. O, diba? Damutan talaga ang mag-ina. Kapag tinitigilan rin nga ni Malia yung spectra niya, ay binibigay nga ulit kunwari ni Mother kay Cyber para nga kahit pa paano ma-make sure na maubos ni Malia yan. In fairness naman, nag-work nga yung ginawa ni Mother kasi naubos talaga yan. Dito naman sa iba, ang ginawa nga nilang strategy ay pinalabas nga nila doon sa cage nila tapos dito pinakain sa labas. Unang-una kasi nga dahil syempre ay mas energetic sila at mas ganado sila kapag lumalabas sila kaya naman mas naubos rin nila yung spectra agad-agad. Tingnan nyo naman itong si Snow White, talagang pagkalabas nga ay mukhang naligaw
daw pa at doon pa nga pumunta sa kabilang side. Akala niya kasi talaga lalabas. Pero tinawag naman siya ni Mother at bumalik rin naman siya agad. At ayan, for the labang rin nga siya ng specter niya. Pero pagkatapos niya yung ubusin, talagang pinush siya ni Mother papunta doon sa room niya. Pero ang loko, tingnan niyo kung saan pumunta. O, oh, diba, doon na naman. Sis, gusto niyang bumaba. Ay, diba, grabe naman talaga ang kalokohan. Anyways guys, isa rin nga pala sa dahilan kung bakit pinalalabas nga natin itong mga to kapag nga bibigyan sila ng Spectra ay dahil nga sa nangyari dito kay Chanel. Kita nyo naman, ayaw nga niyan lumabas kahit anong tawag sa kanya ni Mother, kahit anong layo ng pagkain. Tapos nung kunin nga niya yung Spectra niya, ayan, dinala niya talaga dyan sa kanyang CR. Hindi na nga lang ko pinakita sa video pero kinuha pa ni Mother yan dun sa CR niya since nalaglag nga yung isang piraso at alam niya naman kailangan talaga maubos nila kahit pinakamaliit na piraso ng Spectra na yan. Kaya naman pinilit-pilit na lang nila na lumabas itong si Chanel at ayaw talaga niya, tingnan nyo, para nakikipaglokohan pa talaga ang batang makulit na ito. Dahil nga ayaw niya lumabas, no choice na si Mother. Ayan, talagang hinuli-huli na nga lang niya itong si Chanel para nga maipupush niya palapas. Ewan ko ba sa batang to, natatakot yata siya kasi akala niya nga may gagawin sa kanya, susuklayan or kaya igugroom, kaya siguro ayaw niyang ganyan. Nung mapalabas pa nga siya dyan sa dumiretso sa room ni Brindel, kaya naman mas nahirapan pa si Mother kasi take to ulit ng pagpapalabas. Tapos ang nakakaloka nga, napalabas na nga siya pero ayaw naman niyang kainin yung Spectra kasi nga medyo takot siya kasi akala niya talaga may ganap na gagawin sa kanya ngayon. Kaya naman no choice si Mother, ayan, sinubo na nga lang sa kanya yung Spectra niya at nakailang subo rin talaga. After nun, dun pa siya dumiretso ulit sa room ni Brindel. Ay, grabe. Kaya nagkahilahan na naman sila bago pa siya mapalipat dun talagang room niya. Eto mga susunod naman, lalagyan ko siya ng sound para marinig nyo yung kaguluhan nila. After nga ni Mother sa mga female, nag-proceed naman na siya dito sa mga meals natin na hindi kumain kanina, si Hercules, si Juno, at si Dos. Kapag nga kasi ganun, hindi nila kinakain, no choice talaga tayo kundi isubo ito sa kanila at mahalaga rin nga na putol-putol yan kasi nga para hindi sila ma-choke since medyo malaki rin talaga. Si Mother na nga yung nagsubo dito kay Hercules kasi madali lang rin naman subuan itong si Hercules. Alam nyo ba, yung kanya lalamunan parang balon? Yun kasi yung pakiramdam na ako kapag nagsusubo ako kay Hercules, parang alaki na lalamunan niya kasi ang dami nagkakasya doon tapos talagang derecho rin kung ano yung sinubo ko sa kanya, dumediretso na lang pababa para talaga naguhulog ka lang ng piso sa balon. Dito naman kay Juno at kay Dos, si Kuya Edmar yung magsusubo sa kanila kasi alam nyo ba itong dalawang to may tendency na mga gat? Although hindi naman sinasadya kung mga gat man sila pero kasi ang nangyayari kapag sinubuan mo silang ganyan, lumalaban nga sila. Tapos ang nangyayari kasi sinasara nila yung kanilang bibig kahit andun pa yung kamay mo. Sa pagsusubo kasing ganyan, syempre pipilitin mong ibuka yung bibig nila para maisubo mo nga. Tapos idediretso mo pa yan dun sa kanilang lamunan para nga hindi na nila maluwa. Kaya naman itong si Juno, ayan, nung unang subo nga sa kanya ng kuya niya, okay na okay at nagkulitan pa nga sila dyan. Kaso sa pangalawang subo nga, dito na nga talaga nakagat itong si Kuya Edmar niyo. Pero syempre, hindi naman siya sinasadya na itong si Juno. May tendency kasi talaga na isara nga niya yung bibig niya kahit andun pa yung kamay ni Kuya Edmar niyo. At damang-dama ko nga yan kasi ako talaga yung nagsusubo sa kanya noon. Bale, ang ganyan nga palagi na may tendency yung makapangagat si Juno, si Athena, at si Dos. Kaya naman sa tatlong yan, dyan na rin talaga kami hirap na hirap pagdating sa pagsusubo ng Spectra. Pero buti na lang nga at naisubo rin lahat at nakatapos rin tayo sa Spectra ngayon.